still be willing to answer questions from this representation. I'll be willing. Please proceed. Marami po salamat, Ginoong Speaker, at binabati ko po ang kinatawan ng NARS faculty sa kanyang napakagandang talumpati ngayong hapon. Nais ko lamang pong matanong ang ating kasama kung alam po ba niya kung ano ang dahilan kung bakit minumungkahi ng Department of Health na mag-privatize ang ating gobyerno ng mga ospital na pampubliko dito sa ating bansa. Investment. Kailangan po ng profit. Ang sabi po kasi, gustong ma-improve ang healthcare delivery system. Pero hindi po ako naniniwala na tama po yung sabi po ni Congressman ko na hindi po sa ospital na tertiary kinakailangan, kundi sa grassroots tayo mag-umpisa. Magkaroon po ng nurses for every barangay, at magkaroon po ng mga school nurses para mabago po ang kultura natin ng pangkalusugan. Maturuan natin ang ating mga bata kung ano ang tamang pagkain, kung ano po ang tamang pag-aalaga ng sarili, upang hindi po maging curative. Kasi po ang curative, pagpunta sa ospital, pagbabayad sa doktor, sa MRI, sa CT scan, ay napakamahal. Pero mas mura po kung matuturuan natin ang ating bansa na kumain ng tama, gumawa ng tama upang po ma-improve ang kanilang health sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Napakinggan ko po ang paliwanag ni Kalihim Ona ng Department of Health tungkol sa kanyang mungkahi na i-privatize ang Philippine Orthopedic Hospital dito po sa Quezon City. At isa sa kanyang dahilan ay gaganda raw lalo ang serbisyo ng Philippine Orthopedic Hospital kapag pumasok na ang isang private firm para magpatakbo ng ospital na ito at lalong dadami raw ang matutulungang mahihirap. Sa ngayon po ba kayo dito, mahal na kinatawan pa? Hindi po ako sang-ayon dito. Not unless po masisigurado tayo na sa 100 na mayayamang pasyente, may 50 silang mahihirap na papapasukin at bibigyan ng tamang karampatang kalusugan, siguro po magiging maganda yon. Pero kung puro ang magiging resulta po nito ay kikita lang tayo upang lumakas ang ating revenue, paano naman po yung mga namamatay nating Pilipino na hindi na sila makapagsalita kasi nailibing na sila? So, pagdating po ba ng panahon ng pagtalakay ng budget ng Department of Health, isa po ba kayo sa mga magtatanong sa ating kalihim ng kalusugan kung bakit niya gustong ipaprivatize itong Philippine Orthopedic Hospital? Sure po yon. Magtatanong po ako. Okay. Marami po salamat, Ginoong Speaker. Marami po salamat, kinatawan Paki, sa iyong pagtugon sa mga tanong ng inyong abang lingkod. Thank you. The Honorable, the Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to interpellate the lady from Paquiz on NARS, I move that we refer her privileged speech together with the corresponding interpellation to the appropriate committee. The speech of the Honorable Paquiz and the interpellations thereat are referred to the appropriate committee. Majority Leader.